Tambahay, welcome back sa Good Morning Kuya. Ngayon po'y araw ng Wednesday. Hi, Brian. Wala ka na namang audio? Kahapon, wala kang audio. Good morning, Kuya Daniel. Good morning sa lahat po ng ating mga kasabay, lalo na mga pasyenteng nandito. Ang dami, oh. Good morning po. Good morning po. Ayan. Good morning, Dr. Alot. Good morning. And of course... Good morning sa lahat. Good morning kay Kuya Daniel. Lahat ng nanonood sa buong mundo. Yes, correct. Buong mundo via website natin, www.untvweb.com. At ngayon pong araw ng Wednesday, kaya pinili nating kapanayamin. Lalim! Ang ating mga dentist po, ngayong araw po kasi pinibigay ang libreng postiso. Napakarami kasing mga concerns, doctor, mga tanong, kung paano ba ang process ng pagbibigay po ng postiso. Doc, lahat po ba ng pasyente na gustong pumunta rito, pwedeng mag-avail ng libreng postiso? Pwede. Dito wala tayong pinipili. Mayaman, mahirap. Pati mayaman? Oo. Kasi public service ito eh. Tama ako. Tama, Doc. Hindi pwede tayong mamimili ng... Basta taong napunta dito sa atin. Sasaludarin natin. Kailangan ng servisyo, binibigay natin ang makaya natin. Opo, tama. Yeah. At di ba, nabanggit nyo sa akin kanina na hindi pala kaagad-agad pagdating dito, lalagyan na kaagad ng postiso. Kasi yun ang akala ng mga kababayan natin na once may bungi sila, eh sige, okay ka na. Ba, ano ang rason, di ba? Hindi po lahat ng pumunta dito at pagpapustiso, hindi po. Kasi... gagawin dito ng i-examinin. Mm-hmm. Then, kung may nakitang diferensya pa yung magpapapustiso, opo. Halimbawa, may bubunutin, may papastahan. Mm-hmm. Dapat gawin muna yon. Oh. Kasi hindi pwede lahat na magpapustiso. Ako magpapustiso, halimbawa ako. Mm-hmm. Ay, Dok, magpapustiso ako, gusto kong pustiso. Mm-hmm. Hindi muna. Titingnan muna ng isang mag-i-examine na isang dentista na kung kinakailangan may papastahan nga, inuulit ko kung may papastahan o may bubunot, yun muna gagawin. Wow! So, tapos, opo. I-schedule siya kasi madaming nag-a-avail ng may pustiso, naka-schedule sila. Oo. Siyempre nga naman, kasi di ba may mga pagkakataon na bubunutan ka pala, napalagay ka ng pustiso, di bungi ka ulit. Saka ang gandaan po dito, Ate Lynn, hindi basta bubunutin yung ngipin do, kung kaya naman masave, di ba po? Hindi, totoo yun. Kasi mahirap din yung bunot ka ng bunot, minsan nakakaroon ng problema paglalagay ng pustiso. Opo. Ayun naman, sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin gusto magpustiso, hindi porque gusto mong pustisuhan, ay malalagyan. Kasi may case na mayroong tao na yung ang ngipin ay nagkaroon ng siyang, kung tabagin namin ay partial denture, ano? Ngayon, mayroong dikit ang gilagid sa ang ngipin sa gilagid sa taas. Ayun, may ganun. Ngayon, pag nilagyan mo ng pustiso yan at mayroong gayong dikit, yan ay hindi makakagat ang pasyente. Ayun. Masakit. Opo. Ayan kasi... Oo, yung mga kasambahay, dito kasi po sinisigurado natin na hindi basta lang kinakabitan para lang for the sake na kabitan at bigyan ng pustiso at paalisin ang mga pasyente natin. Dito po, total wellness, total po nakalusugan ng ating mga kababayan. Kasi yan naman ang turo sa atin ng ating kuya, gagawa na lang nga tayo ng kabutihan. Eh. Gawin mo na 100%, di ba? Kaya po mga kasambahay, at may mga requirements din po sila sa pagpunta po ninyo dito sa clinic kasi napakaraming mga kababayan natin galing pa po sa iba't ibang part ng Pilipinas, actually, ang nandiyan nag-i-stay na sa transient home, ang nais mag-avail kasi ang isang pustiso po ay magkano? Pag sa private practitioner, opo. Ang pinakamababa, sa ngayon na 6,000. Oh, pinakamababa yon. Ngayon, ang pinakamataas naman, umaabot ng 18 to 20. Ayan. Kaya mahala na po natin yon, di ba? Yan ang aking naano. Kaya pala maraming mga kababayan natin nagtitiis na tinatampal na lang ng dila nila yung pagkain. Si tatay. Ay, tay, napustisuan ka na po daw? Ano po nangyari sa pustiso niya? Parang hindi pa nakakabit. Oo nga eh. May papalapat po. Ayun. Kasi dito po, nagsasagawa rin tayo ng repair. Opo. Sinisigurado nating tama yung smile niyo, pagkagat. Opo. Ano naman po ang masasabi niyo sa services na ipinaglingkod po dito sa inyo sa Good Morning Kuya? Adjustment. Pasalamat na nga po unang-una sa Panginoon. Pangalawa po sa pamunuan po ng UNTV at sa mga staff. Kasi po itong position ito, inuha ko po ito nung isang Miyerkules, Pizza 2. Sabi po ni Doc, bumulak na lang ko para matingnan kung ano pang diferensya. Kaya nga po bumalik po ako ngayon. Salamat po, Doc.
Ayan, palakpakan naman natin. Ayan po mga kasambahay, saan ka naman nakakita? Tsaka dito po, libre rin ang gamot, you know. Pag binunutan ka ng ngipin, masakit. Saka tip lang at bago po si Suwan. Mas maganda, may libreng linis naman po tayo. May iwasan yung pagkasira, di ba, Dok? Yung pwede yung linisin. Saka may libre pasta. Na ipanawagan ko doon sa mga kinakabitan namin ng pustiso. Yan, hindi porke na ikabit ang pustiso, okay na, hindi. Opo. May adjustment period po yan. Opo. Meron yan. Kasi maaring ikinabit namin ngayon. Opo. Para marinig kayo sa buong mundo. Uli, babalik siya at may i-adjust. Ayun. Hindi pwede titiisin kasi mahirap. Oo, baka kasi natatakot silang, baka pag bumalik sila, sigawan sila na binigyan ka na nga ng pustiso, gusto mo, nire-repair pa, di ba? May mga ganong pagkakataon. Saka panawagan ko sa mga pasyenteng kinakabitan na huwag mahihiyang bumalik sa amin. Kasi ayun, tungkulin namin ang gawin ng maayos yan. Opo. Hindi yes, pwede ikabit lang namin ng yung bang makikita ang taong bigay na libre. Mm-hmm. Dito, talagang kakulin natin na may i-service sa tao at saka magamit ng tao ang pustiso. Yes, yan po ang public service dito po sa Good Morning Kuya. Salamat po ng marami, Dr. Alot. Sana po naiintindihan niyo po. At Christiana, may mga requirements dito. Anong kailangan dalian para hindi sila pabalik? Certificate of indigency po. Tapos yung valid ID na Xerox lang po. Okay. At saan kukunin yung certificate of indigency? Sa barangay po nila. Tandaan niyo po yan, mga kasambahay, para kumpleto na tayo at dire-diretso na po ang paglilingkod po sa inyo. Okay, ito na po ang update natin. 98 lang ating mga pasyente. Bilisan na natin. 38 po ang ating magpapabunot ng... Ay, di pala? 20. Yeah, libreng pustiso. Yes. 20 po yung magpapabunot ng ngipin. Sa ECG naman po ay... Tatlo. At 40 na ang general check-up. 5 naman po ang... Laboratory. Okay, balik na po tayo sa napakasayang pandahan ng ating Kuya Daniel. Ninyari yung ganda naman ito kay Ninya talaga. Oo. Nawala yung trend ko. Tapos nandiyan pa itong isang to. Ikaw naman, huwag ka ba barkada kayo dati nila. Wala ang poise mo. Mas mabuti pa bumarkada ka kay Lola Sela. Para matutuwa mo talagang the proper way. Kung ako naman, kay Y nakadumigit. Ano yung tinatanong kay Ninya? Ninya, may tinatanong ka kanina. Kasi Karen ay nag-react si, tawag nito, nagbigay ng statement itong Senator Anasa na dapat daw hindi na isinasa publiko yung pagdinig. Mm-hmm. Pero kinontra naman ito ni Senator Santiago. Teka muna, ang kaya nga tayo nagsasagawa ng ganitong investigation in aid of legislation, para nga lumabas yung katotohanan na itong mga... Kasi Karen, considering na ano eh, dati mga scholar to ng scholar natin, di ba? Kasi tapos nalagay sila dyan sa AFP and dapat silang magsilbi sa bayan, pero mukhang pagnanakaw ang mga ginagawa. So talagang kumbaga karapatan. Mayroon nga Philippine Millionaires Academy ang nangyari. So yun. Yun ang mga lumabas kahapon dahil nga dito sa trahedyang nangyari dito kay Reyes. Ibig sabihin, itatago na ang investigasyon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Sa investigasyon man lang, maging deterrent yan sa tao na posibleng gumawa ng kalokohan. Di ba? Tsaka ano naman, di ba Karen, kung wala naman talagang sala yung inaakusahan, well, hindi naman siya maaapektuhan nung kung ano yung iniisip nung ibang tao sa kanya, di ba? Pero the fact na guilty siya, doon magkakaroon ng effect sa kanya yung... Pwedeng ano eh. Kasi para bang, di ba pagka tumakas ka, flight is... Diba? Admission na parang admission. Admission of guilt. Ito, sabihin natin escaping from... Something. Reality ito. Diba, tinakasan mo ang bagay na dapat mong... Kung talaga... I mean, madali tayo makaupinde dahil patay na ito eh. Hindi, siya naman nagsabi. Pero, talaga nang binabangga niya pag may mga ganyang problema. Kasi sa interview ni Kuya sa kanya, sinabi niya rin yun. Na? Get it straight. Binabangga niya pag may mga problema. Kasi ano ba sinabi niya, Johnny? Yung line na binigay niya, pinakita natin ganun. Yung... Young, dahil... Nakalimutan ko, English kasi. Kaya, sabi na lang. Naabol na siya. Maging yung... Ito kamag-anak ni Ligot ito. Oo, nakalimutan.
amnesia. I can't remember. Hindi, sabi nga nung tita ko, nakapag-react kahapon, sana man lang kung gagawin pala niya yon. I mean, di ba? Parang ano lang, yung mga reaction ba, Karen, eh? Sana daw, binigay na niyang todo. Yung inilahad na niya yung totoong nalalaman niya, yung buong katotohanan. Punta daw, gagawin naman pala niya yung... Yung ganong pag-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 p
Kumbaga, mayroon tinatawag na dignified silence. Omerta yan. Kasi parang lumalabas mafia na itong nangyayari. Kayong omerta eh. Sirkulo. Diba? Silence. Dignified silence. Alin eh. Nakakita mo siya na sabi niya, no? Di ba? Ni Trillianis. Ba't ang sweet niyo? Sama na yung edad niyo. Sumunting na, no? Hindi, sama, oh. Tingnan mo, oh. Iseros ka na naman. Ano sinabi ni Trillianis? Sabi ni Trillianis. Walang dalang target ngayon yan. Sabi ni Trillianis. Wala, you don't have any reputation to protect. Ganun ka blank. Doon yata na tamaan masyado. Kasi alam mo isang sundalo, isang official katulad ni Angelo Reyes, pagka yung isang tauhan mo, o yung tauhan mo, yung mga lower ranking officials, wala nang galang sa'yo. Para ka na rin naglaho eh. Ganun? No? Yun ang isang pinakamalaking kahihiyan na aabuti ng isang official. So, tingnan mo ito. Ito ang sabi ni Robles. Robles. Tingnan mo, i-analyze lang natin. Why did they decide to choose Reyes as a whipping boy? They have to answer to their consciences. Retired Commodore Rex Robles, a close friend of Reyes. Yun ang sinabi. Are they happy or sad na itong investigasyon na to has reached a certain logical conclusion? Para bang in defense of Reyes, hindi ko... Hindi tama yung ginagawa. Hindi tama itong angulo nito si Robles. Tinatanong pa lang naman, di ba? Pati yung angulo niyo na saan, na bakit sinasa publiko nyo? Deterrent yan eh. Alam mo ba, sa taas sa gobyerno ka, everything has to be transparent. Tinatagusan ng araw. Bilib pa naman ako sa'yo. Right to information, di ba? Right to information. Mangyayari no, karan eh, pagka nga pagdating sa taguan na lang, tatago na lang. Puro whitewash na eh. Taguan na lang. May binagdag pa si Trillianis, sinabi pa nga niya eh. Buti nga siya, hindi siya ikinulong eh. Noong kami, panahon ni Aguyo. Nilait-lait din kami. Mas bilib na ako kay Trillianis. Nakakulong kami. At saka ito matinding dugtong nga rin eh, kung sinabi niya. Kung ayaw niyo maimbestigahan, dapat from the very start, nagpakalino na kayo. Nagpakalino na kayo. Tama. We have done it right from the very start. Sana kung bariya-bariya lang yan. Eh kung ihimayin mo talaga, Karen, eh, dun sa mga sinasabi ni Rabusa, hindi naman singled out na si Reyes. Na in fact, merong Dumedo Villanueva, merong si Mato, at ang pinakamalaki si Villanueva. Lahat nga, eh. Marami pa naka-line na. Marami pa naka-line na. At saka ito, magkumpari pala ito. Si Rabusa and si... Rabusa at saka si... Ano, si Reyes. Umiyak na siya. Umiyak niya. Umiyak ko. Mo, hindi po pwede na magkaroon kayo ng link na ganyan tapos ipoprotektahan mo. Hindi pwede yung ganun eh. Sabi, diba? Sabi nga ni General Lim, nung in-interview siya sa Get It Straight, hindi naman daw mga personality ang tinitira dyan eh. Yung sistema. Dapat baguhin. Baguhin ang sistema. Kaya lang, hindi lang maiwasang hindi sila mailink because sila yung nakinabang. Hindi, yung sistema, baguhin at mga tao na nagkaroon ng pagkakasala. Ano lang dyan? Abay, parusahan. Hindi, para tumino. Hindi, parusahan para... Para tumino. Sa kasaysayan ba natin, Karen, eh, itong malaking investigasyon na nangyari sa AFP? Nangyari na ba ito noon o ngayon lang sa... Ngayon lang. Ngayon lang. Ganyang kalaking iskandal, hindi natin alam yan. Kasi mga untouchables yan, mga hiniran. Alam mo, ang mga generals, panahon pa nga ni Aguinaldo. Biyak na ba ito ba yun? Nagkakabintahan lang. Namigay na ng Aguinaldo si Aguinaldo. Meron na, pero hindi lang nababalita. Noon pa yan. Alam mo yung kwento ni General Lim, Danny Lim? Noong gabi na nag-usap sila ng ilang opisyal, no? At patungkol doon sa pag-aawsa na kay GMA, mayroong isang opisyal. Lumayo ko nga dyan. Lumayo ko nga. Sweet ka para maganda. Ma-develop. May hintay ko lang naman sa kita ni Remo eh. Tinatakpan mo naman. Mayroong kasi isang opisyal. Mayroong kasi isang opisyal. Alam mo ginawa niya. Nagsumbong kagad kay GMA. Oo. Oo, nagsumbong kagad kay GMA. Kinabukasan, ito senior officer ito ni Danny Lim. Pagkatapos, kinabukasan, kulong si Danny Lim. Ba't naman ganun?
Yun ang katotohanan dyan. Pagkatapos, the following week, yung official na yun, naging... Five star. CS na. Ano yung CS? Si Bob-stop. Yung sinasabi mo ka, Tony, wala namang kasalanan si Danny Ling. Matcha lang. Si Danny Ling na walang kasalanan. Nagsabi lang siya. Yun ang ano eh. Sila nila kay Rubin. Hindi. Kaya siya nakulong dahil sinabihan yata niya na bogus president si ano eh. GMA. Si GMA. Bogus president. Ginamit na lang yun. Minsan may mga pangyayaring hindi tama, nakukulong ang isang tao. Yun ang mga bagay na... Dapat linisin. Oo. Yun ang mga bagay na yung mga... Pero yung sabihin na... Yung naging CS kasi Karen na sinasabi ni Antonio, kung ano yung Karen eh? Yung pinag-uusapan nila, sa grupo lang nila yung Karen eh. Grupo lang kasi nila yun eh. Yung mga nila Karen eh. Magkakaibigan sila eh. Tapos biglang nag... Gusto may ambition pala. Magpasika. Dito mo nagpunta mo niya kay Karen eh. Dati ginagalang kita. Nag-compide ako sa'yo. Karen eh, kasi ganito po yung problema. Ito yun eh. Magkita mo kasi sinumumaw kay GMA. Yun yung tinatawag ng kalaglagan. Sino yun? Naging CS, kwento ko sa inyo. Makikita nyo naman yung story. Okay, may sinumbo nga. Sino yung nagsumbo? Naminin mo na. Dari na may sinasabi ka, bakit sa puso tinira? Ba't dito? Oh, kita mo. Pinasa na sa'yo. Ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, inaako ko na lahat. Sa puso, sa utak. Yan na, sabi ni Lola. Ang ibig sabihin nun, inaako ko na lahat, hindi kita iiwan. Iyon. Walang iwanan. Kung sa point of view, Karen, ng isang psychologist, para hapon meron in-interview kasi kung bakit dito siya nagbarel. Sa point of view ng psychologist, kino-quote ko lang, sabi niya, dahil sa sobrang sama ng loob, kaya dito na siya. Di ba dito sa dibdib, sa puso? So may kinalaman sa... Sa pagpapakamatay, napakahirap na, halimbawa, 45. Hindi ganun mo. Makikita mo. Hindi ganun yun. Ang hirap gawin yun. Ganyan. Kesa yung dito sa mau. Diba? Dito walang daplis dito. Dito pagka dito. Ano yung sama ng utak? Kasi dito sama ng loob eh. Ito sama ng utak. Baka makita yung laman. Pero alam mo nung araw sa Egypto. Ayaw ka nung salita. Yung utak. Ang akala nila baliwala lang yan. Nakalagay lang sa bungo. At talagang pinanggagalingan lahat ito. Sa Egypt, ha? Oo, sa Egypt. Ganun eh. Bahala kayo. Ako ginigipit ako nito talaga. Bakit na hindi? Ito kasi. Tama na. Nag-iwanag din doon, Karen. Kasi tinanong ko si Rafi. Kuya Rafi, bakit? Di ba usually pa nagpapakamatay sa bibig? Sa ulo. Or dito, sentido, diba, meron daw, hindi, at that very moment kasi, usually, pag nagpapakamatay, solo ka eh, nagkukulong ka sa kwarto, etc. Pero yung sa case nga kasi ni Angelo Reyes, kasama niya pa yung dalawang anak niya, may bodyguard, syempre, may aide siya eh. At pumunta sa puntod ng yun, tinitingnan din namin sa, syempre, Karen, kaya siguro dito, di ba pinaalis na yung anak niya, pinalipunta niya sa kotse. Syempre, yung bodyguard, di naman talaga yung lalayo eh. So, dito lang, ilang steps lang. So, kung makikitang nagganito siya, syempre, madali siya. Malayo, distansya. Kaya talagang itinago niya. Di ba sabi nung caretaker, from, ano siya, Kaliwete, dito niya kinuha yung baril, tsaka na iginanit, actually, dito eh. Kaya, dito niya. Sa gilid eh. Makapataas. Sa gilid. Oh, hindi talaga yung ganun. Tumagos. Oo.
Alam mo, sa Japan, ganyan, yung mga nagsisipuko. Sipuko? Harakiri, colloquial yun sa kanila. Sipuko. Sipuko ang talagang termino. Pero doon yata, Karin, bibigyan ka na sulat ng emperor na gawin mo na to. Hindi, pagka hindi ka nagpakamatay. Ah, ganun. Padadalan ka ng sulat, at pagka ikaw ay pinadalan ka ng sulat ng emperador, ay ibig sabihin, ultimo lahat ng mga ari-arian mo kukumpis kain. Ngayon, kung ikaw mismo ang magsisipuko, okay yan. Lahat yan, iyo pa rin yan. Alam mo, napakabigat ng pagsisipuko, ha? Oo. May style yun, may paikot-ikot pa. Panto ang tawag doon. Yung maliit na samurai. Samurai. Hindi, ano? Maliit na samurai. Hindi, ang samurai, sundalo. Yung katana. Katana yung mahaba. Katala. Itong dito, tanto. Tanto. Tanto yung maliit. Dito yan, ganyan. Tapos isikutin, gaganon. Pag na ganon niya na, yung kaibigan niya, yung pinaka-close niya. May assistant pa siya. Meron. Saka nag-siseremonya pa yan. Yung nandun sa likod mo ngayon. Best friend yung kasama niya. Oo, babanat sa'yo. Pak. At sisiguruhin na hindi pugot lahat. Kaya naman, nakalawit lang. Naka-pak. Nakakatik pa rin. Bakit? Ganun ang seremonya nila. Parang ni Norte. Huwari naman. Kaya yung sinasabi na padadalang ka, pag pinadalang ka, walang honorable exit yun. Pag ikaw mismo nagkusa ka, may honor yun. Ayun, magpuputi ka dyan. Puti. Saka, yan, dito ang gagay mo niyan. Yan. Mula rito sa kaliwa. Gaganon nyo yan. Tapos, mo pa, grabe naman. Yeah, ganon. Mahirap siyang. Magpatuli ka, hirap meron tayo. Bili sabihin ka rin. Hindi mo, umami na. Tinakot mo tuloy si Brian, o. Nakasuot ka ng... Nakahawak ang katana. Nakasuot ka ng sutana. Sana naman yun, sa pare yun. Sa pare yun. Ay, bago na nga pala ang ruling, ha? Bago ang sabi ng bishop ng Caloocan, pagka ikaw ay nagpakamatay na ganyan, okay lang. Sabi, wala ka sa sarili mo. Okay lang. Kaya wala daw sa sarili. Kaya pwede na ngayon basbasan. Yun ang ano nila eh. Dati hindi ka makakapasok sa kalibingan. Hindi ka ililibing. Hindi ka binibless. Ngayon eh, iba na raw ang, kumbaga, ang paniniwala. Marami nagpapakamatay, sayang ni God. Ngayon, ano naman yung paniniwala mo? Tungkol dito sa mga nang-hold up na ito, ninya. Opo, eto ka rin eh, driver ng taxi, hinold up ng apat na kalalakihan. Ako, alamin natin ang detalye nito mula kay Benedict Galasa, nasa Police Station 4 ng MPD. Magandang umaga sa iyo, Benedict! Good morning sa inyo dyan sa pondahan at isang kaso ng pang-hold up ang naganap kaninang madaling alas 3 ng madaling araw dyan sa May Lacson Avenue. At ayon nga dun sa biktima na si Roldan Iliera, ay pinara daw siya ng apat na sospek at hindi pa man daw nakakalayo ay agad na siyang hinold up ng mga ito at kinuha yung mga kakapalanggot na kinikita niya yung habang na siya ay namamasada. Pero kapwa naman itinanggi ito nung dalawa dun sa sospek na nahuli, pero in-identify siya at sila nung kanilang biktima. At para bigyan tayo ng detalye dun nga sa nangyari yung pagkakahuli dun sa dalawa sa mga sospek, kasama natin ngayon, kukuha na natin ang pahayag si Police Chief Inspector Rizalindo Morales. Sir, ano po yung naging process? Paano po nahuli yung mga sospek? Habang hinahabol ng isang barangay Tanod o sa kabilang barangay, yung suspek, naharang naman ng kabilang barangay Tanod, yung suspek. Tapos nang malaman natin na iniikutan natin yung ibang lugar, nakita natin na sa kabilang barangay din, nagreklamo yung taxi driver na sugatan sa leg, na naituro naman yung nahuli ng mga barangay. Okay. Sir, ano po yung susunod yung action ngayon? Sa ngayon, ngayon lang natin nahuli to, pero itong suspect na to, labas-pasok na dito sa kasong mga stabbing at mga kasong robbery rin, robbery hold up. So ano pong gagawin natin ngayon, sir? Ngayon, yung sa mga biktima po ng mga dating hold-up din po sa parehas na modus operandi, sumasakay na apat na katao, kaagad-agad na in-hold-up,
Alamin po natin, tatawagan po natin yung mga biktima na nakaraang insidente para ma-identify itong suspect. Sir, ano po yung advice ninyo dun, lalo na dun sa mga namamasada ng 10 oras na ng gabi? Sa mga 10 oras ng gabi po na namamasada, lalo na sa taxi driver, medyo doon po tayo sa lugar na safe tayo. Huwag tayong magsakay sa mga alanganin lugar at mga alanganin din pagkatapo. Thank you, sir. Yan po si Police Chief Inspector Rizalindo Morales. At ngayon nga po pinaghahanap pa yung dalawa doon sa mga suspect. Yung pong biktima ay nagkaroon ng pinsala at nagkaroon ng sugat doon sa kanyang bahagi ng kanyang leeg. Dahil ayon sa kwento niya, pinansakal daw sa kanya yung kutsilyo at na-recover naman yung dalawang kutsilyo na ginamit nga ng mga suspect sa pang-hold up. Balik sa inyo dyan sa pondahan. Thank you, Benedict. Hindi ko ba naniniwala ang nagpapakamatay matapang? Hindi. Ang bungasan nyo. Logical ko nyan eh. Kaya, may ganun na konti. Pero isipin mo, papatay mo sarili mo, ha? Mahirap din yun. Pagtakas yun eh. Pero ang nangyari sa kasaysayan na pakamatay, alam mo ginamit? Gilingan. Sinimulan niya sa paa. Inuna sa paa? Ayan, nagiling niya lahat. Naiwan yung kamay niya. Umiikot pang ganun konti, gano'ng sumusuing. Binuksan nila yung kamay. Talagay dito, pakigiling mo na rin ito. Hindi na kaya ito. Hindi na kaya. Hindi na kaya ng power ko ito. Naiwan kasi. Pero sumuswing pa rin. Pinipilit pa rin. Pinipilit na pag gano'n niya, yung ikot na gano'n, tapos saka siya lulundag, hindi niya kaya. Ang magawa ito, ano yung burol nun. Yung burol. Pero mo yung longganisa, nagagyan mo ng kandila. Ayun. Yes, Karine! Good morning po sa inyo lahat dyan sa pundahan. Ako, bonggang-bonggang kanta niyo dyan. At syempre, good morning din po sa lahat ng ating mga kasambahay. Kay Kuya Daniel, nandito po kami ngayon sa Greenleaf Market dito sa May Malinta para i-check naman ang mga presyo ng mga bibilihin dito. Kaya umpisa na po agad natin ang paglalakad dito sa loob ng palengke. Punta na po agad natin yung presyo ng manok at baboy. Kay Ate Rose na fresh, umaga-umaga, napakaganda. Unahin na po agad natin si Ate Rose. Ate Rose, good morning! Morning. Opo. Kamusta naman po ang presyo ng baboy? Ang mataas ang karne natin ngayon. Oo. Eh, magkano po ang kalakilo? Unahin po natin yung pige at kasim. Itong pige at saka kasim, 180. Pork chop? Ang pork chop, itong may buto, 170. Itong wala, 180 din. 180. Yung ribs na lang po? Itong ribs, 160. Yung chicken naman po? Ang chicken natin ngayon, 140 per kilo. Per kilo, pati-choice ka. Ayan. Mami Rose, maraming salamat. Punta naman po agad natin
Yung presyo naman ng mga isda kay... Napakabonggang pangalan nito. Ate o Aling Emerenciana. Ito dahil nakukuha nung unang panahon sa kalendaryo. Ito na si Aling Emerenciana na may sariling pala isdaan. Ayan. Good morning po. Oh, good, good morning din. Good morning. Yes. Kamusta naman ang presyo ng inyong tilapia? At dalagyan po ba ay murang-mura? Kaya kain ng bulsa? Ayan. Yo, 'di ba? Nakikichang ako pero chang kasi ang tawag ng mga kasambahay natin dito sa kanya dahil yung kanya pamangkin eh. Tawag sa kanya Chang. Chang! Good morning po. Yes, good morning. Kamusta naman ang presyo po ng inyong mga gulay? Yan po ba'y nagmahal, bumaba? Nagtaas po. Nagtaas. Magkano po itinaas? Sobrang taas. Hindi. Sobrang taas. Tayo na lang hindi tumataas. No? Yes. Unahin na po kagad natin sibuyas Tagalog. Magkano po yan? Yes. Ang sibuyas Tagalog na may dahon, ang kilo po ay 140. Oo. Tapos, yung sibuyas lang. Ito lang po? Oo. 45 po ang 1/4 nito eh. Oo. So 80. 80 po. Oo, 80 pesos ang kada kilo. Sabi ko. 90. Ito, 45 eh. Oo, sige po. Yung kamatis po. Kamatis, 15, 1/4, 60 ang kilo. Oo, ang luya. Ang luya, 30 ang 1/4. Etong siling. Etong siling labuyo naman po natin, magkano yan? 120 po. Okay. Last na lang, yung bawang. Bawang po, 35 po ang 1/4. Ayan, Aling, Chang pala, wala nang Aling, kundi Chang, kundi yan ang tawag sa inyo. Yan po yung mga presyo ng mga bilihin dito sa Malinta, sa Greenleaf Market. At syempre mula dito sa Malinta, kasama ng mga Mother's Club ng Malinta, babati sila sa inyo ng isang... Good morning, Kuya! Bulaklak ng tanging mayag ang bago ay lumahay buyag sa mundo'y dakila panglihas pangaliw sa puso mahirap batis ng ligaya.